na lang, bear na naman. At dito sa atin sa Pilipinas, isa lang ang ibig sabihin niyan. Simula na ng Christmas season. Siguro sa buong mundo, tayo yung may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Ano no? Mga 4 to 5 months. Sa madaling sabi, magiging busy na naman si Jose Marichan na ngayon pa nga lang, elaman na ng mga nakakatuwang memes sa social media. May sumisilip at tila nagbabadya ng kumanta ng Whenever I See Boys and Girls. Meron din namang naghahanda na tila nagsistretching pa. That's not my body, ah. That's just like it. Yeah, yeah. I can stretch that much. Ayon kay Jose Marichan, labis daw siyang natutuwa sa mga kumakalat niyang memes. Of course, I'm flattered, I'm complimented, and I feel rewarded that after 30 years, the song that I wrote, Christmas in Our Hearts, is still loved and sung by people year after year. So it's a gratifying feeling. Dagdag pa niya. They're using the same picture. So, in a sense, in those memes, I'm forever young. Pero pangamba daw ni Jose Marichan. Actually, the latest meme that came out, hindi ako nakamask. So sabi ko, baka huliin ako ng authorities. Mukhang you spoke too soon, GMC. Eh, may nakamask ka din naman pala. Eh, teka nga, total Berna, ano bang mga Christmas wishes ninyo? Luis ko, yung pong ano, mawala na po yung COVID po ng lugar natin, yung buong bansa. Gumaling po yung lahat ng may makakaramdaman na dinapuan po ng COVID. Para po mabalik na po yung dating sitwasyon ng ano, ng community natin. Basta sama-sama lang yung kusinin, kasama mo na mahal sa buhay. Basta kasama-sama lang kayo kahit walang handa, okay lang. Para sa tingin ko lang sana sa celebration ng Pasko ngayon, bait sila, konti lang, hindi gaano kasaya, hindi katulad dati na masaya. Ang Pasko lang naman para sa mga bata, wala na sa mga matatanda. And speaking of hope, ayon sa pinakahuling pag-aaral ng mga eksperto, humihina ho siya dito sa NCR. Ang kailangan natin pansinin ho kasi may surge dito sa NCR. At dahil sa nag-MECQ tayo, kumina ho yung pagkalat. Pero paglilinaw nila, madali raw magbago ang trend, lalo na kung magpapabaya tayo. Magtulungan, no, para masustain itong downward trend. Na kung hindi tayo, kung magpapabaya tayo, magkukumpiyansa na naman tayo, hindi natin susundan yung mga basic health protocols na kinakailangan sundan sa isang quarantine kagaya ng GCQ, eh mangyayari na naman yung nangyari nung July. Dadami ang kaso, mapupuno yung ospital natin, ma-overburden. Okay, masasagad na naman yung mga health workers natin. At lalo pang dadami ang new cases. Oh. Pero ayon sa mga eksperto, malaki raw ang advantage nating mga Pinoy na may 4 hanggang 5 buwang Christmas season. Lalo na ngayong may kinakaharap na pandemya. So sa panahon ng pandemic, paano yung Pasko? Tuloy pa rin ang Pasko dahil yung Pasko ay simbolo ng pag-asa. Alam mo, kailangan natin ng mas maraming Pasko sa palagay ko. Kasi pagdating ng Pasko, maraming nagbabago. Pwedeng ang Pasko ay hindi gamot, no, sa COVID, pero babaguhin nito yung attitude natin. Sakaling di man muna natin magawa ang ilang nakagawi ang tradisyon, ang importante sana may daos natin ito ng ligtas. At makakaasa kayo, ano man ang mangyari pagpasok ng ber, maririnig at maririnig ninyo ang kantang ito. Come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Ito po si Jose Marichan, nakatutok 24 oras. O, kita nyo na? Pati sa extra, naunahan pa ako. Ako si Oscar Oida, Body. Nakatutok din 24 oras.